Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay. Kung ikaw ay cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So bahala ka nilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Of course, hindi ko makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. So, bahala ka na kung makaka-relate ka or hindi dito. Kung hindi ka makaka-relate, makaka-resonate, normal po yun, okay lang po yun. Dahil hindi naman po ito personal reading. Let's start your reading. Kung gusto mo magpa-personal, nandiyan lang sa description box. Paki-check mo lang. Okay, you do have the Ace of Pentacles and the Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Eight of Wands is here. So, nakikita natin, I feel like may something na ibinigay mo lahat kaya lang nasaktan ka dito sa person na to. Now, you're walking away, lumalayo ka. The Nine of Swords, I feel like may mga actions ka na parang pilit ipinaintindi sa kanya. May mga decision ka na pilit pinaintindi sa taong ito. Nasasaktan ka ngayon, nalulungkot ka with the Four of Swords. Dahil maaring hindi ka pinakinggan or hindi umayon sa bagay na gusto mo. Maybe meron ka mga bagay na inoffer dito sa person mo na hindi na inaccept. And then the Three of Swords, this is causing you a lot of pain and drama dito dahil sa hindi niya pag-accept ng offer na ibinigay mo sa kanya. By the way, nakakaamoy ako ng itlog. This could be a reading. So, yeah. How about sa person na kakonect mo? Sino ito? Yung iba, mga material na bagay yung binigay mo sa person na ito. Pero parang, I don't know, nagdudulot ito ngayon ng lungkot at sakit sa'yo. Sino yung person na kakonect mo dito pagdating sa love? Ay, pagdating sa love, we do have the Magician. So, yeah, yung person na ito, the Magician and the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Nine of Cups is at the bottom of the deck. Nag-focus siya sa kanyang career, sa kanyang stability, sa kanyang development, talent, skills. Yan yung mga dinevelop niya in order for him or for her na ma-achieve yung success na gusto niya. Namimiss ka niya. Pero hindi naman kasi ikaw ang priority niya. Priority niya is yung kanyang mga responsibilidad sa buhay. So, this person is acting cold or masyado siyang malamig sa'yo ngayon dahil ang focus niya is yung kanyang mga hangarin or mga obligasyon sa buhay. So, ano ang nasa isip mo at emotion mo patungkol sa taong ito? Five of Cups, yeah. Sobrang lulungkot ka, nasasaktan ka. Tinatry mo siyang i-cut off. Tinatry mong mag-focus dito sa mga bagbabago sa buhay mo. Maaring nagising ka na sa katotohanan sa mga bagay na sinabi niya sa'yo or yung mga ipinaintindi sa'yo ng mga kaibigan or malalapit na kaibigan or pamilya mo. Okay, so nakikita natin may mga support kang nakukuha dito. Pero you're focusing on these changes and pwedeng may mga sinabi nga siya na nakapagpagising sa'yo. You're cutting off this person pero syempre masakit, mahirap mag-heal, nasasaktan ka, nalulungkot ka. Kina-cut off mo siya pero parang ayaw mo pa. Okay. So ano yung nasa isip at emotions ng person ito patungkol sa'yo? For water sign, please. The death card is here, so yeah, I don't feel like yung person is apektado sa nagiging connection or separation sa inyong dalawa kasi the more na pinagpipilitan mo, no, sa isip mo kahit hindi man, alam mo yung parang huwag mo siyang isipin. Kasi the more na iniisip mo siya, the more na lumalayo at umiiwas siya. This person is focusing with the Four of Wands. Maybe this is another relationship. Or kung hindi another relationship to, this is a stability career. This is your person na nagpo-focus sa bagay na may kinalaman sa something stable dito sa buhay niya, sa sarili niya. Ito, this could be another person.
Sabi ko nga, pwedeng another person, pero kung walang other person na involves sarili niya na sa karir niya to. Okay, and andito yung focus niya. Umiiwas at lumalayo siya sa'yo, talagang ini-end niya kung ano ang meron sa inyo dahil nagfo-focus siya dito sa sarili niya, sa kung ano pa yung ikaka-stable ng buhay niya. Okay, and nakikita natin dito with the world, yeah, sobrang sarado itong person na ito sa'yo at sa connection ninyo. The Hanged Man is here and the Chariot and the Tower is here. I'm feeling like yung person na ito is nasanay siya sa energy mo na naghihintay ka. So parang ang advice sa'yo is don't wait for this person anymore. The Chariot, Cancer energy. Yeah, talaga patuloy ng patuloy ang pag-iwas, paglayo at pagtapos niya sa connection na ito with the Tower. So huwag mo siyang hintayin. Nasanay siya na ikaw yung naghihintay. Yung parang anytime na just in case magpaparamdam siya, andyan ka, parang gano'n. Or just in case babalik siya, alam niya nandyan ka. So, nasanay siya sa gano'n. So, what will happen in the near future for the both of you? You do have the Star, Queen of Pentacles, Capricorn energy with the Devil, Five of Wands is here, mutual energy. We do have here the High Priestess. For some of you, this is a soulmate connection. Yung iba, parang maraming lesson eh, na matututunan ka dito sa taong to. Wait lang guys, inom lang ako. Anyway, so nakikita natin dito na ang in the near future, possible na yung lungkot na nararamdaman mo, the moment na i-cut off mo itong person na to, layuan mo siya, iwasan mo siya, mag-focus ka dito sa Star, which is yung mga hangarin mo sa buhay, mababalik tayo yung sitwasyon eh. This is you with the Queen of Pentacles na nagfo-focus ka rin sa iyong stability. This is you na you are being more stable in the near future. At nakikita natin, ang focus mo talaga is money. And then yung person mo, the moment na kumalas ka, umiwas ka, itong person na ito, mababaliktad ang sitwasyon. Siya ngayon with the Five of Wands, yung maiinis, parang may halong galit, no? Kasi with the Devil, hindi ka na niya kayang manipulahin eh. Which is dati, anytime na magparamdam siya, nandyan ka. Anytime na may sabi, may gagawin, maybe mag-message siya, andyan ka agad, parang ganon. And then, hindi ka na niya kayang manipulahin na ganon. The moment na umalis ka dito, sa connection na ito, and then mag-focus ka sa sarili mo, nakikita natin na mababaliktad ang sitwasyon ninyo. Siya yung, kaya lang hindi lungkot yung nararamdaman natin sa kanya. Galit, kasi parang naiisip niya, bakit yun ganun? Ba't parang baliwala na ako sa kanya? Parang ganun. Maraming questions sa kanya na hindi mo na masasagot pa. And we do offer the High Priestess. So, this could be your soulmate, but yung connection ninyo is very complicated. And the King of Cups, the Ace of Wands, yeah. There's new love na dadating sa'yo. Especially the moment na lumayo or talikuran mo itong taong ito. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.